Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So i-discuss ko ngayon yung design of girder section, bearing stiffeners, transverse stiffeners, and fillet weld. So we'll start. Project title, proposed girder. Project location, Manila, for example. So input data. So ito yung diagram natin sa girder. Yung span length niya is, for example, 12 meters by 12 meters. And then the concentrated load is, for dead load, ito sa live load. Is 1, for example, 150 kilonewton sa dead load, and then sa live load, fifty kilonewton. Ito yung concentrated load niya. So yung total FU niya, so para maging factored yung load natin, so times lang natin ng 1.2 dead load plus 1.6 live load. So 260 yung FU natin dito. So in every span, itong lateral supports at 6 meters spacing. So 12 meters kasi yung span natin. So in every support. And then yung uniformly distributed load, for example, meron akong 20 kilonewton meter yung dead load. Sa live load is 10 kilonewton meter. So same approach kanina. So para maging factored yung WU natin, so times lang natin ng 1.2 dead load plus 1.6 live load. So yung naging result is 40. Ayan. So dito tayo sa materials na gagamitin natin. So for steel is 248 megapascal for E36 steel. And then yung modulus of elasticity of steel is 200,000 megapascal. So proceed tayo sa compute unfactored. So na-compute niya yung moment B, shear EB, shear BE. Ito yung elastic analysis. So design of girder section. So as we can see here, 12 meters yung ginamit ko. So ilagay ko dito.
So yung result niya is naka 1 meter. So girder height, mag-assume ako ng, for example, yung girder height ko is 1200 mm girder height. So automatic, makukompute na yung weave flange ato. And then the corresponding BF, TF, thickness of flange nito braid flange, ito is yung thickness ng web. So for checking naman is ito yung per check. So yung design capacity niya is 0.416. so compression plane yielding check ng yielding is pasado naman. And then lateral torsional buckling, so yung lateral niya support, so 6 meters. So lalagay natin dito yung 6000 mm para ma-check natin yung lateral torsional buckling. So we'll see kung ano yung result. Ayun, sip man. Ayun, sip yung computation. Segment 1 and segment 2. Ito. In every 6 meter. So, compression, flange, local buckling. So, check for live load maximum deflection. Ayun. Yung design ratio niya is, design capacity is 0.083. So, pasado. Ito, design of Fillet weld. So for example, lalagyan ko to ng 6 dito kung pasado. Ayan, checking ng weld. Babalik na. Design of bearing stiffeners. So yung mga stiffener ng bearing natin. So meron siyang mga bearing dito eh. Stiffener kung ano yung required niya. So for example, lagay ko to ng 300. Okay, bearing stiffener not required. So nagpipil siya sa joint B. Peel bearing stiffener required. So kailangan pa talaga to ng bearing stiffener eh. Okay, bearing stiffener not required. Okay. Okay.
Okay. Yan. Okay, bearing stiffener is pass. So, yung ginamit natin na bearing stiffener dito, so, pasado. So, yung dito naman is nagpipil siya eh. Kailangan natin lalakyan tong bearing stiffener dito. So, for example, ayun, kaya ng 380. So, okay, bearing stiffener is pass. So, ayan, pwede mo nang gagawin 400 dyan. So, sa joint e sa web crippling, so box up sa web crippling, so nalakan ko kaya ito. Ayan, 450 dito, so pasado. Under the concentrated load P. Okay, for example. So yung dito yan. Yung nag-a-act sa concentrated P yung. So ilan yung required dyan? Yung aso ng 300 eh. Ayan. Design of bearing stiffener. Joint E. So, ito yung required thickness ng stiffener. 19.1. So, okay. Okay. Tapos yung spacing naman is one five yung spacing niya. Yeah, pwede. Save. Or pwede 2 meters. Kaya pa niya. So kaya pa naman kasi yung design capacity natin yung ratio kalahati. Required stiffener size, so ito naman yung sa compute ng traverse stiffener, so ito, so yung B niya is
kahit dito, ito ng stiffener eh. Yan yung height ng stiffener, tapos yung kailangan natin is yung B. For example, 150. So stiffener 12.7, 9.5. Design result summary. Yung B natin is dito yun eh. One to yung height ng girder. So girder section, ito yung height ng girder, 1 to. Width of girder flange, 300. Tapos thickness of girder flange is 15.9, thickness of girder weave 7.9. And then bearing stiffeners, yung in is 450, ang B is yung lapad nito is 146.05 mm and thickness 19.1. Sa joint B, length of bearing stiffeners 800, weight of bearing stiffener 146.05, thickness of bearing stiffener 19.1. So yung sa transverse stiffeners, so HT, ito yung HT, HT, tapos yung stiffener natin, yung B is dito yan eh. Okay. So ito yung B natin. Yan, width ng stiffener yan. So, yun yung B. Yan. Yung joint A, 150. Height ng stiffener. So, ito. HT. And then, thickness ng stiffener, 12.7. Tapos, yung spacing niya is 200. So, joint B naman. So, 150 HT thickness spacing. So ito, tingnan natin kung pasado yung sa welding. Pasado.
design fillet weld kasi yung required A is 1.1 mm lang eh. So use minimum is 8 para mas makapal yung weld. Ayun. Pumasa. So what if papalitan natin ang given ulit? Yung result. Ano yung maging resulta? What if papalitan ko to ng 16 meters? Tapos yung loadings is 210. Ang live load is 100. Uniformly distributed is 30. Ito is 15. So same pa din dito. 16. 1, 2 yung load height. Ay, kaso nagpipil siya sa design ratio. Compression plane shielding. So, kailangan lalakihan kayo kaya ito ng dip. What if 1.3? Ay, nagpipil pa din. 1.4 kaya. 1.5. Okay. Mabigat siya eh. Active kong 15. Ayun, pasad. Hindi kaya ng 16. So, 15. Okay. Girder height, assume ko na 1 meter yung girder height natin. Save. Ito. Fail siya dito, kailangan 450. 500. 600. 650. 1100. Laki ng stiffen na required nito ah. Ito. Pati din ito. Medyo malayo na siya eh. So, kailangan natin nilalakihan yung dip talaga eh. 1.5 kaya. Mas malaki yung required niya, stiffener niya.
been hungry. Okay. Wind crippling. Uy, pipail mo siya dito. Nagpipail. Ayan, pwede. Pwede siya dito sa kan web crippling. Ang laki ng required na stiffener. So hindi na practical yung stiffener natin. So gagawin ko kaya itong curve. Stiffener niya eh. Ang laki. Mahaba. Yung loaded so kaya pabalitan ko. Mabigat kasi yung loading sa atin. Assume natin. Yan. Ganyan natin.
12, pwede yun. Dili atan. 750. Okay, 100. 6. 600. Yun. Ito pwede 600 dito. Or 350. 400. Ayan, okay. So, mas malapit sa practical na yung stiffener natin. So, medyo okay na. 12 meters ay ang layo kasi na span natin, 12 meters. So, ito lang, edit mo lang, papalitan mo lang ng given mga data. Ito para ma-design yung girder section, bearing stiffeners, transverse stiffeners, and fillet weld. So medyo mahaba na computation to eh. So that's all. So ganito lang pagde-design ng girder using this Excel program. So that's all. Thank you and God bless.